January 22 US time at January 23 naman sa atin. 10 araw na lang ito mula ngayon at magaganap na ang inaabangan na world title na bakbakan ng isa sa ating pambato na si Mark Magsayo kontra sa kasalukuyang WBC World Featherweight Champion Gary Russell Jr. Sabi ng isa lang ang talo na si Russell na aminado siya na mabigat ang suntok ni Magsayo. Pero wala daw kwenta ito dahil hindi naman daw ito tatama sa kanya. Dagdag pa ni Russell na mahusay sumuntok si Magsayo gamit ang kaliwaman o kanan niyang kamao. Pero wala daw siyang pag-alala sa power ni Magsayo. Mangilan-ngilan lang daw na natatalo siya sa scorecards at kinakailangan niyang maghabol. Pero si Magsayo daw ay natatalo sa scorecards. Katunayan sa huling laban niya kay Julio Ceja ay kinakailangan pa nitong humabol. At buti na lang naka-score ng knockout. Ito daw ang patunay na may mga butas sa laro ni Magsayo. Any concerns about Magsayo, his comeback ability and still having the power to deliver knockouts, especially in the later rounds? No concerns at all. You very seldom see Mr. Gary Russell Jr. have to come back. Mark had to come back. He had to knock that guy out because he was losing on the scorecard. Kilala si Russell sa pagiging madulas na kalaban, mahirap patamaan at magaling magpatama, mahusay sa puntusan. Kaya nga may sikat na argumento sa ngayon na knockout lang ang pwedeng ipanalo ni Magsayo. May mga nagtatanong sa kondisyon ni Russell dahil matagal na itong nabakante sa pagkikipaglaban, kaya baka kinalawang na siya. Samantalang si Magsayo ay sariwa mula sa pagkikipaglaban. Pero sabi ni Russell na lifestyle na daw niya ang magpunta sa gym, na kahit pa nagretiro na siya balang araw ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkukondisyon niya sa kanyang sarili. Sa madaling salita, hindi siya kinalawang. Kaya kung ano yung alam natin na husay niya ay yun ang makikita natin sa laban niya kay Magsayo. Humahanga daw siya kay Magsayo dahil matapang at may puso ito na humamon sa kanya. Dahil karamihan daw ay natatakot siyang labanan dahil sa husay ng talento niya na ipinapakita niya sa loob ng lona. Sabi nga niya na wala daw magagawang paghahanda ang kanyang kalaban upang mapaghandaan siya dahil nga sa husay niya sa boxing. Sa kabilang corner naman ay sinabi na Magsayo na gusto niyang ipakita sa mundo na siya ang pinakamahusay na featherweight fighter at papatunayan daw niya ito sa pagtalo kay Russell. Kumpiyansa si Magsayo sa paghahanda nila. Nasa tabi niya ang kilala sa buong mundo na si Freddy Roach at may mga sparring partner daw siya na ginaya ang estilo ni Russell Jr. Tingin daw ni Magsayo na wala pa daw nakakaharap si Russell na kagaya ng skill na meron siya mula nung naging champion ito. Papakitaan daw ni Magsayo si Russell ng mga bagay na hindi pa nito nakikita at titignan daw natin kung ano ang magiging reaction nito. Sabi pa na Magsayo na madami daw siyang natutunan sa laban niya kay Julio Ceja, lalo na ang makapag-adjust sa gitna ng laban. Ibibigay daw lahat ni Magsayo ang kanyang magagawa dahil sa maraming dahilan, katulad ng matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito at ito daw ang kauna-unahan niyang lumaban sa isang world title fight at gusto niyang magmarka sa kasaysayan ng sports na ito at magmarka sa lahat ng Pilipino. Nire-respeto daw niya si Russell ang pagiging world champion ni Russell at ang ipinapakita nitong talento. Pero pupunta daw si Magsayo sa laban na siya ang mas malakas at ipapakita sa lahat na kaya niyang magdala ng napakagandang laban at maging world champion. Yeah, I'm gonna show the world that I'm the best in this weight. the next Saturday, there's a new champion. Tingin mo, Lods, kaya bang ipanalo ni Magsayo ang laban na ito at maging world champion na siya? Matagal na rin na inaasahan natin noon na magiging world champion din balang araw sa Magsayo at ito na kaya ang panahon? O masyadong mahusay si Russell para sa kanya at dapat naghanap muna siya ng ibang champion na medyo mas mababang level kaysa kay Russell? Comment ka na, Lods, at basahin natin yan. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share tong video at subscribe ka na rin. Salamat!